Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristo ang anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Hesukristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, umarap
mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawing mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, ang mga taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na
na banal ng Ama na ting may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Amang, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman na amin. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung katabi, pakisabi good morning. Gisingin. Sa araw po na ito, napakaganda po ng itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo kung paano ba tunay na manalangin. At sa ating pagninilay, nais ko rin na tingnan natin yung ating mga sarili kung paano ba tayo nananalangin. Ikinumpara ni Jesus yung pananalangin sa mga hintil. Paano ba nananalangin yung mga hintil, yung mga pagano? Unang-una po, yung paraan ng pagdadasal ng mga pagano ay nagsasabi sila ng maraming salita, nagsasabi ng maraming pangalan ng mga Diyos-Diyosan, na umaasa sila na isa sa mga Diyos-Diyosan ay makakapakinig sa kanilang panalangin at sasagutin yung kanilang dinadasal. Kaya maraming sinasabi, paulit-ulit, maraming pangalan para isa sa mga mabanggit nila, baka mapakinggan sila ng mga Diyos-Diyosan na iyon at sagutin yung kanilang panalangin. Ano pong itinuturo ng ating Panginoon sa Ama namin? Mayroon tayong iisang Diyos. Meron tayong tatakbuhan na Ama nating nasa langit. Siya lamang yung ating tatakbuhan sa panalangin. Sa Kanya lamang tayo magdadasal dahil Siya lamang ang ating Diyos. At ang ating Diyos nakikipag-ugnayan sa atin bilang Ama natin. At ang Ama natin na Diyos, alam na rin yung ating mga kinakailangan. Ibibigay sa atin kung ano yung nararapat sa atin. Ito yung isang napakahalagang ipinapakita sa atin ni Jesus. Makipag-ugnayan tayo sa Diyos bilang Ama natin. Sa lamang yung ating pagdadasalan sa ating mga panalangin. Wala nang iba't iba pang mga Diyos-Diyosan. Siya lang at nakikinig siya at ibinibigay niya yung kinakailangan ng ating mga buhay. Tulad ng mga magulang na tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak, ganun po yung ating Diyos. Yun po yung unang ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Ikalawa po,
paano po ba manalangin yung mga pagano, ang mga hintil? Paulit-ulit nilang sinasabi yung kanilang mga sinasabing salita para matugunan yung kanilang mga hinihiling. Kung titingnan po natin, parang pang sarili lamang yung dahilan nung kanilang paulit-ulit na pagsasabi ng mga salita sa panalangin, pang sariling kahilingan lamang. Sinasabi po sa Ama namin, dinadasal natin na nawa masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Sinasabi sa atin ng Panginoon natin sa ngayon, yung ating panalangin, hindi lamang dapat pang sarili natin. Mas iniisip dapat natin na mangyari nawa kung ano yung nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi lamang yung tayo lang yung magsasalita. Kailangan din sa ating pananalangin, nagbibigay tayo ng panahon upang makinig sa ating Diyos para malaman yung kanyang kalooban. At yun nawa yung ating masunod sa buhay dito, sa lupang ito. Hindi makasarili ang pananalangin. Ito ay pakikinig dahil ito ay tungkol sa dalawang nag-uusap. Hindi lamang tayo yung nagsasalita. Kailangan nating mapakinggan kung ano yung nais ng Diyos. Dahil yung nais ng Diyos, yun yung the best para sa buhay ng bawat isa sa atin. At ikatlo po, sinabi po kanina na yung mga hintil, yung mga pagano, yung paraan nila ng pagdadasal ay paulit-ulit, paikot-ikot kumbaga. Yung pinapakita sa atin at itinuturo ng ating Panginoon, dahil yung mga pagano, hintil, paulit-ulit yung kanilang mga sinasabi, hindi na naman nila naiintindihan yung kanilang mga dinadasal. Kumbaga, parang hanggang salita na lamang at wala nang tumatatak sa kanilang kalooban. Hindi ho ba kapag tayo ay nagdadasal, nag-aattend ng misa, minsan automatic na lumalabas sa ating mga bibig yung mga responses. Minsan dumadaan na lang sa ating mga tainga yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Walang tumatatak sa ating kalooban. Paano ba dapat nangyayari? Ano ba dapat nangyayari kapag tayo ay nananalangin? Kapag paulit-ulit tayong nagsisimba, paulit-ulit na nananalangin, ang nangyayari sana ay lumalalim yung ating pananampalataya. Gusto ko pong ihalin tulad yung paraan ng dapat at tamang pananalangin sa isang tornilyo po. Alam niyo po yung tornilyo? Di ba po ang tornilyo para pumasok sa, kunyari sa kahoy, paulit-ulit na iikutin. Pero habang paulit-ulit na iniikot yung tornilyo, ito ay bumabaon, lumalalim. Paulit-ulit na umiikot para lumalim at bumaon. Dapat ganun din sa ating pananalangin sa Diyos. Paulit-ulit tayong nagsisimba. Paulit-ulit nating sinasabi yung Ama namin at yung iba pang mga panalangin sa simbahan. Nawa, hindi ito manatiling paikot-ikot lamang. Nawa, sa ating patuloy na pakikiisa sa mga pananalangin ng simbahan, ang nangyayari nawa, yung mga salitang sinasabi natin, naiintindihan natin upang ito ay lumalalim sa ating kalooban, bumabaon sa ating mga puso, at na ilalagay natin sa ating katauhan. Kaya napakahalaga na hindi lang maiwan sa pananalita yung ating mga pananalangin. Kailangan intindihin natin, isa puso natin, upang yung panalangin tunay tayong mabago bilang mga tao na nais ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung mga tingnan natin. Ako ba ay nananalangin para sa pangsarili ko lamang? Yung mga sinasabi ko ba sa pananalangin ay para sa sarili ko lamang? Nakikita ko ba yung Diyos na aking Ama? Nakikita ko ba si Jesus bilang aking kapatid at kaibigan?
paikot-ikot lamang ba ako sa aking pagsasalita sa harapan ng Diyos at hindi lumalalim yung aking ugnayan sa Kanya? Mga minamahal kong mga kapatid, ito yung mga dapat nating tingnan habang tayo ay patuloy na humaharap sa Diyos. Nawa sa patuloy at paulit-ulit nating pagharap sa Diyos, tumatatak, lumalalim yung ating ugnayan sa Kanya. At ang bunga nawa nito ay yung ating pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sa kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay at sa buhay ng iba, upang yung ating mga buhay tunay na magbunga ng maganda sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo, naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagkapakasakit araw-araw, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus, tayo'y lumigaya sa pag
kakaisa sa aring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alin lagan. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alin lagan. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang 6:45 ng hapon. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin kung paano ba dapat tayong manalangin. Unang-una sa lahat, may isang Diyos tayong dapat takbuhan, ang ating Diyos Ama. Ikalawa, ang tunay na panalangin ay hindi pang sarili lamang. Dapat nating nais malaman yung nais ng Diyos para sa buhay natin upang magawa natin yung mas makakabuti para sa ating buhay at para sa iba. At huli, ang panalangin nawa ay hindi paikot-ikot lamang. Nawa ito ay palalim sa ating mga kalooban upang maging tunay na buhay yung ating Diyos sa ating mga katauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.